gumagamit natin tank, ang standard tank talaga is 2.5. Ayan, tanong kayo, bakit? Bakit hindi pwede siya sa 5 gallons, sa 10 gallons, sa 15 gallons? Kasi ang 2.5 gallons, maliit. Masikip. So, pag masikip siya, ang babae, hindi nakakatakas. Hindi nakakalayo, nabibirahan ulit. Ngayon, ang lalaki kasi, madali mapagod yan. So, pagkahabon siya ng habol, ang lalaki, maaaring ma-stress siya. Ngayon, si babae, pag malaki ang space ng tank niya, maaaring isang sundot, dalawang sundot, tatakas, yung lalaki, hindi na uulit. Pero pag nasa 2.5 gallons ka lang, pag ikot ni babae, nandun lang din siya sa bisig. Kita-kita yun. So, usually, bumibili tayo ng trio, di ba? Or pair. So, ang trio, isang presyo 2.5. Kasi ang standard ng breeding, 2.5, 1 guppy, 1 gallon. Sa breeding. So, kung 1 guppy, 1 gallon, yung trio, sakto pa rin ito, 2.5. Pag nag-breed tayo, pagtanggap mo ng isda, siyempre, meron tayong acclimatization. Acclimate mo muna yung fish, 30 minutes, bago nyo pakawalan. But make sure, yung tubig na meron ka sa breeding tank, ay stock water na, or kung hindi man siya stock water, nakapaglagay kayo ng asin doon, or chlorine eliminator, diba? Para yung tubig is good for the fishes. Ngayon, sa pag-breed, meron akong sariling experience. So, kung may binili kang isda galing sa isang breeder, pagsasamahin mo lang yun, tama? Pag sinama mo yun, trio, pagsamahin mo, pag sinama mo yung trio doon, ibilangan mo lang ng 7 to 10 days. Pagsamahin mo lang siya doon. Then, anong pakain? Pinapakain mo siya ng 3 times a day. Kasi ang babae, the more na nutritious or may laman yung kanyang tiyan, pinakain, ang bilis na develop yung bibod o yung eggs na meron yung babae. Yung lalaki naman is nandun lang para sumundot, similyahan. Napapasin niyo ba sa babae pag buntis, tas namatay, ay kayo na yung mga eggs. Yun yung bibod. Eh, talaga yun. Kaya pag naman ang babae, minsan di ba may pero premature na ba? Bilog lang, unfertilized yun. Mga babae, mga unfertilized sila. Ngayon, pag after 7 to 10 days, pag nakuha nyo na yung 7 to 10 days, yung lalaki doon after 10 days, pwede nyo siyang alisin. Alisin nyo yung lalaki. Bakit? Para hindi malos yung lalaki. Ganun yung strategy ko eh. Para hindi malos yung. Bakit? Kasi ang tank na meron ka 2.5 eh. Hanggat nandyan yung lalaki, sundot niya, sundot. Walang nagawin magagawin yan. Kundi susundot lang sa sundot niya. Ngayon, pag inalis mo na yung lalaki sa 10 araw, babae na lang. Doon mo ngayon siya i-feed ng maraming pagkain, live foods, BBS. Makikita niyo sa tiyan, di-develop yun. Di-develop yun. Kasi nga, because of the live foods na meron siya. Protein kasi yan eh. So, pag yun ay na-feed niyo na well yung babae, okay? So, ang tendency na nun, lalaki yung tiyan niya, healthy yung mga eggs. Tapos, meron ng mga laman yung kanyang mga bibod, mga fertilizers. Kaya ang ginagawa ko ito, pag nag-breed ako, okay? Pag inalis na yung lalaki, yung babae na kayo dito, nakatutok, di ba? Bibilang tayo ngayon ng 25 days. So, yung 25 days na yun, doon mo na makikita na yung mga, yung kanyang gravid spot, kapag black eye, makikita nyo sa gravid spot, dark na dark na siya, sobrang itim. Okay? At halos, makikita kayo parang lalabas na yung fry. May makikita kayo mga mata na doon sa loob ng, sa may gravid spot, yung itim. Okay? So, 25 days yun. Ginagawa ko doon, kinukulong ko ng babae. Para, or 5 days, bago mag-25, kinukulong ko na yung babae. Bakit? Kasi may mga time na mabilis or na, hindi pa umabot ng 25, nag-aanak na yung guppy. Totoo yun. Bakit? Nangyayari yun kapag yung prime mo ay yung female mo ay condition. Condition in a sense, maganda pakain, well-feed,
yung water change. Yun yung huwag nyo kakalimutan. I, pag nagbe-breathe kayo, iwa-water change nyo yung ilalim ng tank para yung possibility na hindi na magkaroon ng white spot yung fungus, may iiwasan nyo din sa female. So, papansin ninyo, may mga female na hindi siya, ano, parang hindi siya masyadong gumagalaw. Lagi lang siya nakaganon. Busog siya, buntis siya, pero may iniinda siya sa katawan dahil din sa tubig, na madumi yung tubig. Kailangan condition pati. Habang nagpubuntis yung babae, condition pati siya. Okay, lilinisin din natin siya. So ako, sa breeding, every 2 days ako nagwa-water change. Kain, every 2 days water change. Yun ang ginagawa ko. Ang sign para manganak ang isang female, ito. Kahit walang baby dyan, ang sign na manganak ang female, pupunta yan dito sa gilid. Pupunta sa taas, ating ala. Grasping for oxygen. Pag ang babae nakatingala na nakaganon, malapit ang manganak yung female nun. Isa sa mga sign yun. Bawa, na-miss mo yung date. Diba, nung sinalang mo, nakalimutan mo, kailan nga iba to? Kailan ko ba ito sinalang? Pero, yung sign ng female na mag-aanak na, magdadrop na, hindi lang makikita sa gray bead, kundi makikita mo sa behavior ng fish. Yung nakatingala siya, nakaganon, grasping for oxygen. Kasi gusto niya lang maglabas ng fry. Okay? So, ganun, pagka nakulong mo na siya, kita mo yung fry, nandun, nakawala na, no? Nag-anak na. Tapos lumabas na siya sa... Sometimes kasi, may mga isda talaga na fry eater. At may mga isda rin na hindi fry eater. So, ang ginagawa, minsan yung iba, ayaw maglagay ng cage, pero binubugbog ng pakain. Pakain. Para ang babae, hindi gutom. Pag-anak man yung... Lumabas man yung fry niya, hindi siya gutom, hindi siya makikrate yun sa gumagalaw sa paligid niya. So, safe yung isda natin. So, mangyayari, para ma-safe lang kayo, ginagawa ko dyan, imbis na yung fry ang kinukuha ko, yung breeder mismo ang kinukuha ko at ililipat ng iba. Kasi pag yung fry ang kukunin mo, di ba sinusugod natin yan? Yung female, mabubulabog yun eh. Mabubulabog yung female. So, imbes na yung fry ang kukunin natin sa breeding tank, ginagawa ko, akin lang to ha, ginagawa ko, para isang gawaan lang, isang galaw lang, yung female na kukunin mo, lipat mo ngayon. Okay? So, pag nilipat mo ngayon sa ibang tank, malinis. Kung gusto mo dyan, palakihin ang fry, okay din. Sa akin, ang best way para palakihin ang fry, ang best tank para palakihin ang fry, is sa 5 gallons. Bakit sa 5 gallons? Sa 5 gallons, maliit. Anong purpose? Bakit maliit? Madaling makita ang pagkain. Masikip siya. In a sense na, pagka saan mo binuga yung live foods or BBS, kita nila agad and feed. Ngayon, isa pa sa tip na ginagawa ko. Huwag kayong magpapalaki ng fry sa madilim na lugar. Hindi sila active. Nasubukan ko na to, experience ko. Ginagawa ko, lahat ng mga fry ko, ilalagay ko sa exposed sa sunlight or exposed sa liwanag. Bakit? Ang reason doon is, kapag nakikita nila yan, lagi silang may nakikita, lagi silang kumakain. So, pag kumakain sila ng kumakain, at hindi sila fry, lalaki sila. Yun, pag lumaki yung stang yan, pag nasanay at sinanay natin na ina-feed sila, sinanay natin na kumakain sila ng kumakain, dadali nila yan sa lumaki. So, that's it. Ganun lang ang i-share ko sa inyo lahat. Sana matututo kayo doon. Based on my experience din, yun lang naman ang ano ko i-share ko sa inyo. So, thank you sa inyo lahat. Thank you.